Yan. I am back once again, ang inyong caster para sa ating series na to. Lucify Chonky Major 2019 Lower Bracket Round 2 between VG Gaming up against Chaos Esports Club. So eto ah, yung last game natin ah, yung Earth Spirit last pick natin ah. Hindi ko nakakita yung impact ah. Nag-expect kasi talaga ako na sobra dun sa Earth Spirit pick na yun eh. Especially last pick. Last pick, alam nyo naman pag last pick eh, kailangan talaga medyo impactful siya. Pero no. Sabi ng BJ Gaming, Earth Spirit, no problem. May teamfight kami dito. Together with our aggressive supports, yung Tuskar natin. Doing so much around the map. So, pag-usapan muna natin yung bans dito. So, para sa side ng Chaos Esports, Rubik, Dazzle, and the Elder Titan Rubik has been banned out, ha? So, potentially, Tidehunter first pick. Kaya nga lang, pag nurse pick mo yung Tidehunter, I think VG Gaming will pick that Grimmstroke together with that Lich or Lich Tuskar or Grimmstroke Tuskar again. So, para sa side kanina ng VG Gaming, yung game 1 natin. So, they proved me wrong. Even though wala silang heroes. Ay, hindi. Meron pala silang hero na magsisink sa Soulbind. Yung Laguna natin kanina. So, ayun. First game po is nanalo yung VG Gaming. Yan. So, maya-maya, abangan nyo. Fourth series natin for today is TNC. Third series din natin actually. Fnatic. Yan. Mga Southeast Asian team. Supportahan natin yan. Pero eto, heading towards that third ban para sa side ng VG Gaming. So I think possibly makakita tayo ng support ban dito for their third ban. Like Lich, Grimmstroke, or Tusker, or NP as well. Ah, ayun na nga. NP. Diba? Kasi, para sa side ng Chaos Esports, they really like to play this NP. Pero eto ah, Medusa has been picked up. So, available dito yung Lich, Grimmstroke, Tuskar. Para sa side ng VG Gaming. So, first pick Medusa. So, pwedeng-pwede agad pa pick dito yung VG Gaming ng Lich AM ah. Or Grimmstroke AM. For me ah. If they want to. Kasi I think para sa Chaos Esports, ibaban nila yan during the second phase. PA or AM, one of those heroes against this Medusa. So don't forget to like Pacific Esports, guys. Pati na rin share nyo na rin yung stream, yan. Para alam nila na may game 2 na, up na yung game 2 natin. Para dun sa mga bagong bagong kaka-join lang. At eto, VG Gaming already using their reserve time here. So, ayun na nga. Tidehunter will be picked up for them once again. So, Tidehunter is pretty good against Medusa as well. Especially that Anchor Smash at ayun, Terror Blade once again. So, opening pick natin dito. Tidehunter, Terror Blade at Chaos Esports. Responding with a Timbers of pick. So, para sa boot size natin ha. 2 cores agad yung kanilang pinick dito. Which is pretty unusual. Diba? Kasi, isipin mo, 4 heroes natin agad, isa core agad. Pero itong si Tide, pwede pa naman itong i-switch dun sa support role if they want to. Like for example, they want to counter this Timber, so they could pick OD, but OD will be banned out by the Chaos Esports already. They could still pick Pugna. And Tidehunter, maganda rin siya para sa tri-lane. Like for example, Gush together with the Grimmstroke or kung magpipick sila ng Grimmstroke, especially with the help of Metamorphosis, si Tide is very potent din siya against, if you wanna put him in a tri-lane aggression. Shoutout sa'yo, Reyna Regalia Verayo. Yan, magandang umaga sa'yo, kapatid.
But eto ah, tignan natin para sa Chaos Esports Club. But I think para sa side ng video gaming, they are already thinking, ano ba yung magandang hero para sa kanila to counter this Timbersaw. Pero I think si Tide is pretty decent against Timbersaw 1v1 in the lane. Nakita ko na yun eh, yung si Chalice, hindi ko na matanda kung sino yung kalaban nilang team. Up against Timbersaw, napakaganda nung ginawa niya doon. Hindi siya na nahaharas nitong Timbersaw natin. Laging yung HP niya is half HP lang always. Pero eto ah, Grimstone kayo na, binanda nila yung Grimstone dito. So a good ban coming up from Chaos Esports Club in my opinion. So first pick dito para sa ating second phase is yung VG Gaming. Yan, shoutout din kay Nico Guerrero Guarte. Yan, magandang umaga sa inyo kapatid. Pero eto, tignan natin. Fifth ban ng VG Gaming. Faces Void? No. It's gonna be the Centaur. Yan. Shoutout sa'yo, Tatin pa. Yan, ilaglag daw yung mga Chinese teams. Grabe ka naman. Anong oras laro ng TNC? Wait, check natin. So, 9 hours from now, 8:30. Yan, 8:30 PM. Shoutout din sa Roberto Reyes Tenyoso. Pero eto ah, pag-usapan muna natin itong draft natin. Eto, Undying. So, I think this is gonna be Undying together with the Medusa, possibly, or siguro Medusa mid. Actually, si Undying, one of the best heroes din against Terrorblade. Especially si Terrorblade is napakalow lang nung kanyang HP. Pero eto, Disruptor has been picked up for the side of VG game. So, ayun na naman. Pwede na naman sila mag-aggressive tryline dito. Actually, masakit yan. Yung Thunderstorm, yung tag team again, together with that Metamorphosis. Mangangaray ka talaga dyan, Bessie Wap. Dagal pa pala. Yes po, mamayang gabi pa pa yan. Ayan, hello din kay Jigs Gabiola. Yan. Nanonood din ngayon. Pero eto ah, para sa side ng Chaos Esports natin, tingnan natin kung ano yung kanilang fourth pick dito. Actually, para sa Chaos Esports, they need some kind of catch dito para for their side. Medyo laki sila ng disables dito ah. Pwedeng-pwede lang sila takbuhan nitong VG Gaming if they want to. Like yung nag-tombstone, then they will just disengage, then they will out for that tombstone to run out, then they would take a fight, something like that. Pero para sa side naman ng Chaos Esports, they could pressure this sa VG Gaming, especially pag wala na yung Ravage dyan ni Tidehunter. Yan, salamat din sa'yo, tropang Jigs, sa pagtuloy na pagtangkilik sa Pacific Esports. So guys, don't forget to share this stream. Pati na rin like nyo na rin yung page ko, si Lucify. Yan. Tsaka abangan nyo pag mag-stream ako. Hinihintay ko lang yung ano eh, yung calibration. Although hindi kataasan yung rank ko, ay matututo kayo dun sa stream na gagawin ko. Pero eto ah, for the side, ayan nga, yung sinasabi nating lockdown. So si Shadow Shaman, Hex, and the Shackle is gonna give, is gonna be good for them. Especially si Shadow Shaman natin, one of the highest base damage heroes natin ah. Para sa ating game. Biruin mo yung right click niyan pag yung right yung normal niyan, sobrang sakit niyan. Sino nanalo ng first game, sir? VG Gaming. Yan. Sila yung nanalo ng ating first game. Pero ito, tignan natin for the side of VG Gaming, what will they ban? Para sa kanilang last ban dito. So, nandiyan na yung Timber pick natin. Pero so, yung VG Gaming, sila pala yung last pick dito. But they will just ban out that Doombringer. Kasi si Doom natin, especially he is good against Tidehunter and Terrorblade natin. But I think the primary target for the Doom is yung Tidehunter natin. Para hindi makapag-ravage. Kasi good ilang seconds yun eh. Pag na-Doom ka, useless ka sa fights. Parang ang pinoprovide mo lang dun is yung presensya mo.
yung item pickup mo rin. Like for example, you have the Bloody Mirrors for your team. Kailan ba magkakalibos? Hindi ko nga alam eh. Actually, nakakainis eh. Kasi dapat nung December pa yan. Di ba? Kasi nga every 6 months, hindi naman natutupad. Ano na, Valve? Pero possibly after the major. Yan. Abangan na lang natin yung announcement. Pa-shoutout po, Idol. Watching all the way from London. Yan. Shoutout kay EJ Kenneth Tagala. Yan. With from London with love. Yan. Maraming salamat sa'yo, kapatid. Pero eto ah. Last pick. Going towards to the last pick. So, para sa side ng Chaos Esports, they had banned out this Husker once again. I think this is a good ban for me, ah. In my opinion. Especially si Husker is good against Timber. So, tsaka napaka gandang space creator niyan. Si Husker natin. So, Terrorblade could take advantage of that space provided by the Husker. Pero ito, tignan natin kung ano yung last pick dito ng Chaos Esports. Baka ma-disrupt yan. Shoutout sa'yo, Raymel Fusin. Yan. Gandang umaga, kapatid. Yan. Ito na nga. Last pick. Beast will be the Beastmaster. So, Beastmaster. So, I think it's gonna be the Beast Timber, so middle lane natin. Para kay Weeha. Or I think Medusa. So, pwedeng-pwede nila gawin dito is yung Undying and Shadow Shaman natin is tutulungan nila tong Beastmaster to secure his lane. Kaya lang, mag-i-struggle na naman sila in terms of XP gain. Pero eto, SF, napakaganda nitong pick na to para sa akin, si Shadow Fiend against Medusa or the Timber. So, especially si, not to mention yung SF nitong Chinese teams. Yung SF ni ASD, yan. Napakagandang, napakagaling mag-SF nun ni ASD. Nasa e-home siya. Especially, yung game nila sa Fnatic, especially, yung napanood kong yun. Yung level 1 Shadow Race. Pwede na rin up against TNC, ha? Si ASD, level 1 Shadow Race, up against the TA. Pero eto, tignan natin kung paano yung gagawin dito ni Ori. Ni Ori, in terms of laning phase. After major, baka isa sa bigat. Yes, yun nga yung possible, yung possibility nun. Pagkatas nitong major is magkakaroon na tayo ng big update. Then, ayun na, happy-happy na tayo kasi yun na hinihintay natin calibration, especially dun sa mga mahilig mag-solo MMR. Shoutout po from USA. Pinsan ko po si Mark Anthony yan. Sabi ni Mark Bryant, Tubig Dantes. Yan, magandang umaga sa inyo dyan, kapatid. Actually, I think hindi umaga dun eh. They are one day, 12 hours behind us. Kung hindi ako nagkakamali. Pero ito, pag-usapan muna natin game natin dito. So, for the side of BG Gaming, they have the team fight here. They could also be aggressive early on with the help of Shadow Fiend and the Tusker natin. So, para sa side naman ng Chaos Esports, I think yung timing nila dito, they need to have some levels on their side to make things happen around the map. Especially si Beastmaster. Si Tavo actually kanina na-shutdown siya. So, let's see how would he step up on this game. Para ma-force yung game 3 out of this VG Gaming squad natin. Trasex yung mid nun. Ay, Trasex ba? So, ayun. Nagkamali pala ako doon. Draw Ranger pala yung middle lane. Pero eto na nga. We are going to the game 2. Para sa ating lower bracket round 2 between VG Gaming up against sa Chaos Esports Club. So, quick rundown lang muna tayo para sa side ng VG Gaming natin. So, Papa Razzy playing as the Terror Blade. At si DY naman, para sa kanyang Disruptor naman. Si Fade naman, para sa kanyang Tuskar. Si Ori naman, para sa kanyang SF. Si Young playing as the Tidehunter. Para sa side naman ng Chaos Esports, eto si King RD, para sa kanyang Shadow Shaman. So I think ma-spotan niya yung word na yun at yung pings are coming out. At si Tabo, para sa kanyang Beastmaster, Medusa naman, para sa, si HFP naman, para sa kanyang Medusa, Timber Saw. I mean si Weeha, playing as the Timber Saw, at si Misery, playing as the Undying. So tignan natin kung ano yung
laning nila dito. So it's gonna be the mid lane matchup natin, Medusa up against the SF. So kita nyo naman ha, tignan nyo yung SF ngayon ha, hindi na siya naglalagay ng skill. Usually, lalagay ka kagad yan, Necromastery. So makakakita tayo nyo ng madami sa pub, abangan nyo na yan. Yung SF level 1, tas di naman pangaharas sa kalaban, di ba? Galing. Pero eto ha, bottom lane natin. So they're gonna set up again the Trilane aggression. So Mr. King RD natin, spotting out the Tidehunter on the bottom lane. So eto na nga, like what I've said, Tidehunter versus Timber. So pero hindi, they will rotate their lanes here. Pero si King RD is nandun to scout what's happening here for the side of BJ Game. At ayun, normal. 76. Tignan mo naman yung base damage, 76 compared dito. 59. 49. 68. Talo niya pa yung strength heroes dito. At ito, nagpalit na naman sila once again. So, yung magbe-benefit dito is yung supports natin. So, si DY dito will take that XP. But he will immediately TP onto the middle lane. Pero ito, nilagyan dito ni Ori is yung Necromastery. So, hindi tayo makakita nung... Uy! At ayun, kitang-kita pala yung ward dito. Akala ko hindi umabot eh. Pero ito, middle lane natin. Tapang harassment lang for the both teams natin. At hindi pala siya Thunderstorm, Thunderstrike. So, King RD dito, trying to push back this SF. So, ayan. Last hit, tinize tayo dito. Ayan. Bottom lane natin, Faye trying to harass this Beastmaster at ito na nga, pag wala ng board at yung tag team will be used just to kill this at yun, deny coming out from Tabo. So kahit mag-deny pala, effective pa pala yung tag team kahit ikaw yung kahit unit mo yun ha. No, ito middle lane natin. So tingin ko mas magbe-benefit dito yung Medusa. Or actually, pretty even lang I think. Especially pag si SF is, ay, pero sa bottom lane, nabigyan dito si Mr. Tavo at Paparazzi throwing that first blood. So, na-miss natin yung kill na yun. Pero eto, I think Mr. Misery, you have to move out of this lane and help out this Beastmaster natin doon sa bottom lane. So, mid lane natin, tamang ayun na nga. Ayan, tama yung ginawa mo, Mr. Misery. Kasi you have to help this Beastmaster. Otherwise, hindi yun na naman siya mabibigyan ng magandang game. Like yung nangyari sa game mo natin, he is shut down completely. At ayun na, DK. Tamang harassment lang dito. So, kailangan din mag-ingat dito mamaya ni Mr. Paparazzi. Especially when he is low on strength na dito. Kasi constantly, Mystery will just DK this Terror Blade, but he's looking to opt for that double DK. Pero eto, tag team kinumita dito, together with the Thunderstrike, pati na rin yung Kinetic Field, at si Mr. Tabby dito, falling low, but one more right click, no. But ang yung mamamatay dito ay si DY. Nandun yung rotation ni Mr. King RD, mirroring out that movement coming from Mr. DY natin. At siya yung namigyan dito, pero eto pa, Mystery with a double kill. Securing that kill with his right click. At ito na nga yung strength ni Undying natin in terms sa laning phase. Yung decay natin. Sobrang sakit niyan. So, ito si Ori. Unti-unti nang lumalamang dito ng bahagya sa ating middle lane. Especially kasi mas mataas yung damage nito ni SF. So, he could deny that creep wave. Ayan, okay, tama naman. Sobrang sakit ng right click niyan. So, Mr. King RD, heading towards to that mid lane just to help out this Medusa once again. Pero ito, sa top lane, tamang farman lang sila dito, ha. Sino panalo sa game on? So, yung nanalo po natin para sa game on natin is yung Vici Gaming. Yan. So, Tavo, opting to go for that face boots natin. At ito yung advantages nitong itong Regent natin sa bottom lane eh. Kita mo naman, napopull niya to. Pero nandito kasi yung creep wave, so the idea will be useless. But I think pagka lumalim na Eclipse, pwedeng pwede niya na gawin niya. Pero ito, middle lane.
Misery, trying to wrap around, but eto, kinumit na dito yung tombstone. At dito pa yung disable, maabot pa ni Mr. King Energy. At yes, the shackle will connect. At eto pa, si Mr. HR Pet, at ori dito mamamatay sa kamay ni Mr. King RD. So, the reason why na naabot siya doon is wala siyang boots of speed dito. But I think, kung nag-tumakbo siya on the right side of the map, yung Shadow Shaman natin doon ay mahihirapan. Nahabulin. Pero si dito, si Misery, Fade, eyeing out that undying natin, pero wala siyang TP dito, ah. So, tingnan natin. Fade, Charge, will fly through, but it will not connect. At tayo na nga. Misery will manage to be successful at denying himself. So, he will heal himself back up to full HP. Right after his respawn. At ayun na nga, magbabalik na siya dun sa bottom lane natin. Pero eto ah, may one word na dito. To scouting us up on the bottom lane para sa side ng VG Gaming natin. But si paparazzi natin is already sitting on 30 last hits na. But eto, smoke. So, I think, para sa side ng kayo, si Esports, alam nila yung kung nasaan yung ward dito. Pero eto, sa top lane natin, nagkukulitan yung dalawang brusco dito sa top lane natin. But I think, Young is doing a good job. Maganda yung idea niya dito. Hindi niya gustong lumain up against this Timberso. Shoutout sa akin, boss. Talo is ni W3 yan. Sabi ni Jake Fornal yan. Magandang umaga sa inyo, kapatid. So, don't forget to share this stream, guys. And also to like my page. Nandyan yan sa caption natin. Pero eto, bot, sa top bottom lane natin, at tag team, kinumit na dito. At Ice Charge, sinaraduan ng pinto. At eto pa, yung kinetic field to secure that kill. Eto, King RD will TP out. So, he will manage to successfully save himself from that danger. At eto ha, na-deward na dito yung ward. So, walang vision dito si Mr. Ori. But he is playing on the right side of the map. At eto, sa taas, sa bottom lane natin, I think Misery, mabibigyan dito, but Ice Shards will not connect. At eto, yung kinetic field, Misery, trying to save himself right here. But no, nag-feed lang siya ng gold dito. But eto pa yung rotation coming from Weeha, will kill paparazzi. With the help of his chakram dito. So, napakagandang rotation coming out from Mr. Weeha. Eto, sa middle lane natin, Shackle, nag-communic na dito. Napakagandang Robins onto 3 heroes at turnaround para sa side ng VG Gaming will do manage to kill this Shadow Shaman natin. So, even though namatay dun siya, si Shaman, I think they are gonna be fine. Kasi kinumit na dito yung Ravage. So, wala na yung potential counterplay natin dito. So, they will have to play possibly dito for the next 2 minutes. Tama ba? Yes, for the next 2 minutes. But eto si, eto na yung Timberso pick natin. So, he's gonna go for that mechanism pickup. So, he's opting to go for that early push advantage natin. Pero eto si Mr. Tavo struggling to find his farm once again. Kasi si Mr. Tavo natin dito, hindi siya nabibigyan ng magandang lane eh. Parang yung lagi yung role niya, alay. Pero eto si Misery lurking behind the VG Games squad. Pero wala silang disable dito. So eto Sentry Ward will scout that hawk natin. So Medusa, tamang farm lang siya dito. But eto si Mr. Misery sitting on the highest network natin dito. Ito si Young, trying to sustain this lane. So, he's trying to prevent this Timberso from pushing or going any further on that bottom lane. But ito si Diwa, padala ng pera to. Ano to? Smart padala. Ito mo, ha? Pera padala tayo dito, ha? Paring tabo, ha? But ito, ha? Si Medusa will deward again. So, ang dami na na-deward dito ng chaos natin. So, VG Gaming, they will be forced to play out in the dark dito for their side. Kasi isa lang ang ward nila dito. At actually, hindi nila nagagamit to kasi yung bottom lane nila is pushing out. So, kailangan nila ng ward dito around this area. At ayun na nga. Yun na yun. Meron pa pala sila isang ward dito actually. But eto si Mr. Tabo, nagja-jungle na lang dito. At he's struggling to find his levels dito. Kita mo naman. Level 4 yung 3 heroes dito ng ating Chaos Esports.
Pero ito sa bottom lane natin. So, si Wiha, nanganganib yung kanyang buhay. Dito na, dito na yung VG Games pwede na ito. Double race, tag team. Kinamit na din dito at mamatay dito si Mr. Wiha. Sobrang aggressive niya doon. I think if he had a word right here, he could have possibly scout out those rotations coming for the side of VG Gaming natin. Ay, masyado mataas yung cam natin ata. Ayan na. Actually, solo casting lang ako ngayon, paring Justin Jade eh. Ayan. Wala akong co-caster ngayon, so pagtsagaan nyo na lang muna. Inuubo-ubo rin tayo dito. Pero back tayo dito sa ating game. At eto, Mr. King RD trying to get this rune. Disabling this disruptor. So, tamang 3-4-1 trade. But eto, Ori at immediately, Tavo realizing that he should TP out right there. At ayun na, a good call coming out from Mr. Tavo. But I think this tier 1 tower natin sa top lane is mamamatay na. Especially si Mr. Wiha natin. Hindi niya kayang i-sustain tong aggression na to. Hindi kaya nung Hood of Defiance niya. Kailangan niya ng teammates to back himself to defend this tier 1 top lane natin. Pero he will not TP there. Especially cooldown pala yung kanyang TP. So para sa side ng VG Gaming, they are trying to control this top side of the map. At eto na nga, they will push this tier 2 tower natin onto the top lane. At pwede pa sila mag-defend dito sa bottom lane. At ayan, pings are coming out na dito para kay Mr. Young. But eto, meanwhile, on the middle lane, si HFN together with Misery is gonna bring down this tower. But hindi nila nakuha yung yung tower dun. But eto, yung ward, Mass Serpent's ward will be committed na dito to secure this tower onto the bottom lane. So actually, eto ha, yung warding na ginawa dito ni Mr. Misery is napakaganda nun. Right after taking the tower, they managed to plant down a ward dito. So hindi nila expect yun. Kasi, syempre, nandun pa yung tower mo. It will scout up the sentry wards or observer wards. So, yung small details na yun, it will add up. At eto si Wiha. So, they realize na yung ginagawa dito ng Chaos Gaming is napakaganda. So, ayun, glimpse coming out from Mr. DY trying to cancel this team. Pero ito sa Roshan pit natin. At ito, nakakuha ni Ori yung Aegis dito. At ito, kinumit na rin dito yung Tombstone together with Stone Gaze. At Ori, nanganganib yung kanyang buhay dito. At Aegis will be taken out. Pero ito, round 2. Pero ito si Mr. Young together with the Ravage connecting onto 2 heroes. At ito, si Mr. HFN falling low na dito. Pero ito, si Mr. Wea trying to deal some damage dito, pero yung damage natin dito is natin na. Pero ito si Ori, Mr. King RD, Shackle, auto that SF, mamamatay dito si Mr. Ori. Pero ito si Tavo, the turnaround, at ayun, 2-4-2 trade, Mr. Wea, running down that Tidehunter natin, preventing him to escape. But ito yung maganda dito, for the side of Chaos Esports, although namatay doon yung Medusa nila, nakuha nila dito yung bottom rocks, I mean, yung bottom tier 3 tower natin. So, open up na yung shrines natin para sa side ng Chaos Esports. Saka, not to mention, nakomit yung Ravage. Nakomit din yung Requiem. Namatay din ng 2 times tong SF natin. Napakaganda nun for the side of Chaos Esports. Opening up the map, especially for this Medusa. Although, si Misery dun, ha? Level 4 lang siya dun. Yung, Tombstone level 2 na doon. Doing some serious work. Nagkaroon tayo na zombie lang doon. Slowing down the heroes for the side of VG Gaming natin. So, magkakaroon ulit tayo ng konting katahimikan dito for the meantime. But I think, para sa side ng Chaos Esports, you have to make something happen. Pero ito, smoke aggressively. Tingnan natin kung ano ba yung makukuha nila dito. Wala silang metamorphosis dito. So, I think the idea here is to just plant down some wards for the side of VG Gaming. At eto na nga. So, they're gonna control this triangle area. Yung farming site dito ni Medusa. Pero meanwhile, on the top lane, they're gonna do the same thing. Pressuring out this top lane natin. So, maya-maya lang. May serpent wards pa si Mr. King RD dito. I think he will use it onto that tier 2 tower. Pero eto, si Paparazzi pushing out this bottom lane as well.
So I think mas mabilis yung push dito ng Chaos Esports, ah, considering na meron silang inner beast dito. Pero mabilis din naman yung push dito ng VJ Gaming. Pero ito, may metamorphosis pa dito si Paparazzi. So both teams are trying to do the same thing here. Meanwhile, sa middle lane natin, si Misery is on the run. At nandito si Mr. HFN to back him up. At ito, uy! Mr. Misery, bumabalik dito at mukhang mamamatay dito si Mr. Misery. Pero ito na, Tombstone onto the high ground. Nandito na rin si Mr. HFN to back himself, to back his teammate up. Pero ito na, sa bottom lane. So, napakagandang TP out. Kaya na nakakomit yung Tombstone dun. Regardless. So, ayun na nga. Nagkaroon lang tayo ng 2-4-2 trade dito. At ito, may napaganda yung vision dito for the side of VG Gaming. Pero ito, kinumit na dito yung Mass Serpent Wars. They're just gonna take out that shrine dito. Pero ito si Tabo. Level 6. Mga pare ko, eh. Lose kao yan. Baba pa sa... Ayan, sige. Yan. Okay na ba yan? So, thank you sa first 10 kills. Sabi ni Andrew. So, 10 kills will go for the side of VG Gaming natin. Yes. Solo casting lang tayo dito, kapatid. So, this is my first time lang. So, pagtsagaan nyo na muna kung ano yung kaya ko lang ibigay dito. I'm trying my best naman. Pero, for the side of VG Gaming natin. So, si Ori natin, item check muna tayo for the meantime. Ori natin is going for that BKB. While si Yang, going for that blink na rin, yung initiation na hinahanap natin. Tuskar going for that Vessel. Actually, Vessel is gonna be good up against this Medusa and this Timberso natin. So, si Ori, ay si Paparazzi, I think he's gonna go for the Skadi once again for his next item pickup dito. At ito si Wiha dito, going for that, already has his Guardian Grips na dito. Si HFN, closing into that Manta style already. So, madadagdagan pa yung teamfight potential niya natin dito for the side. Pero ito, Glimpse will spot out that Medusa. Napakagandang ward yun. Pero ito, surrounded by four heroes. And they will successfully manage to bring down this Medusa. Pero ito pa, snowball in onto that undying item. I think Misery will fall as well. So, two down for the side of VG Gaming. At possibly, potential high ground push dito for the side of VG Gaming. Especially up yung Metamorphosis dito. So, napakagandang opening pick para sa side ng Chaos Esports dito. So, yung ward, securing that vision, may able to make that kill happen onto that Medusa, pero hindi. They will just decide to back themselves off. So, they will just decide to be passive once again after picking up those two heroes. So, napaka-big kill nun. Kung ikaw yung Medusa, may slow down o may slow down yung timing mo dito. So, parang turbo. O nga eh, parang yung mga games natin ngayon, parang turbo na eh. Kasi uso ngayon yung five-man group up, taking down objectives. Pero ito si Mr. Fade natin. 250 gold away para sa kanyang vessel. Tignan naman natin. At ito si Ori. Andito na yung kanyang BKB. So, a huge item pickup for Ori dito. Ito, ang ganda ng ward dito actually for the side of VG Gaming natin. Especially yung warding nila dito. At ayun, the sentry ward is gonna be off para sa Chaos Esports natin. I think, akala ko madedeward nila itong ward nito eh, considering na alam nila naglaro dito kanina yung VG Gaming. Ah. Pero ito, defensive ward coming out from the Chaos Esports, alam nila. So, ang mangyayari dito, sila yung will be on the reactive side. Pero ito, na-hex pa dito si Fade at makakancel yung kanyang TP dito at I think he will fall. He will just buy enough time for him to stall this Chaos Esports onto the bottom lane. Pero ito pa. Meanwhile, on the shrine area, at ito, kinumit na dito yung Primal Roar onto the Terror Blade, but I think it will be enough. Tingnan natin kung mabubuhay ba dito si Mr. H-Shepherd at ito, Soul Rip to keep himself. At ito si Mr. Paparazzi, mukhang mamamatay dito, pero hindi. Andun yung Sander, pero ito pa, yung rotation coming out from Mr. Wiha natin. At wala nang Sandra dito, si Paparazzi mo nangangarib yung kanyang buhay dito. Mas Serpent Wars kinumita dito. At ayun na nga, Mr. Kingard, he will take that kill at 3-4-1 yung trade natin dito. Pero eto pa, hindi pa tapos dito yung Chaos Esports natin dito. Pero si Misery mukhang mamamatay dito at nandun yung control ni Mr. Kingard, trying to help out this undying. But eto na, si Wea once again. At ayun, Soul Rip, iko-commit na dito at mamamatay dito si Tidehunter. Ayun, although maganda yung nangyari doon, inatagalan sila i-bring down this Medusa. I think, para kay Ori, he should have committed this Requiem of Souls na dun, ha?
especially si Tusker natin bought time for his team to stall this Shadow Shaman and Timber Sword natin. Excuse me. Pero eto ha, snowball aggressively para kay Misery. Pero eto, tignan natin si Fade yung mamamatay dito. Pero eto na, kinumin natin dito yung Soul of Requiem. At eto pa si Mr. Tavo falling low. Metamorphosis has been used at Weeha trying to man fight this VG gaming squad natin at will do manage to successfully take out this. Pero eto pa, yung tombstone dito, si Paparazzi wala nang mana dito, nangangarib yung kanyang buhay dito. At Rampage, all to three heroes. At eto pa si King RD trying to control this Tidehunter natin dito at mukhang mamamatay dito si Paparazzi. Weeha chasing him down will successfully kill that Terror Blade natin dun. It's gonna be at 4-4-3 in favor of Chaos Esports. Mag-quaspar. Oo nga eh. So, ayan. So, kung naboboard ka mag-cast, okay lang naman. You are free to watch every stream that is online. Pero, tignan natin ha. For the both sides natin dito. So, para sa side ng Chaos Esports, hinihintay nilang nila dito yung Roshan. Especially, down yung Ravage dito. And yung Soul of Requiem of Souls natin dito. Para sa side ng VJ Gaming. So they could potentially go for that rush. Kaya lang, wala pa si Roshan. He will respond at exactly 1 minute pa. Pero tignan natin. So si Weeha, having that pipe and guardian grip. So para sa side ng BG Gaming, they are having issues against this Timber. So in bringing him down. So they have to ignore this Timber. So I think you have to take out this 4 heroes ng Chaos Gaming before you could take out this Timber Sword natin dito. Pat eto na. Aggressive smoke coming from the side of Chaos Esports. okay lang. So, okay lang naman kahit criticize niyo ako para alam ko kung saan ako nagkukulang. Yan. Pero tignan natin kung may makukuha ba sila dito. Tignan natin. At eto na nga. Chaos Esports trying to force out the issue here. I mean, trying to press the issue here onto the mid lane. Pero eto, may Master Burn Wards pa sila dito. So, pwede sila mag-high ground dito, mga kapatid, if they want to do so. Pero hindi. They will just back themselves out. At eto, piniping nila yung top lane dito. So, okay. So, I think ang hinihintay nilang timing dito is yung Eye of Skadi ni Medusa at yung level 20. At eto pa, double damage for the side of Chaos Esports. So, tignan natin. For the side of BG Gaming, at ito na nga, nakaka-smoke na sila dito. Pero nandito si Weeha to break off that smoke. At ayun na nga, na-break na smoke dito ni Mr. Fade. At ito na nga, nagdo-drawing sila sa bottom lane dito. So they will push out this bottom lane. Pero ito si Mr. HFN. Roshan is gonna be uncontested here. So a free Aegis and Cheese for the side of Chaos Esports. Pero ito, tignan natin. Bottom lane, VG Gaming. At ito, glimpse. Na-glimpse dito si Mr. Medusa. So, it's gonna be the Medusa. He should walk around onto this bottom lane para mabaka pa niya yung teammates dito. Pero ito na. Tombstone kinamit na dito. Si Paparazzi nasa gitna ng teamfight dito. Pero ito, they're just trying to focus down distracts at Roar. Kinamit na din dito. At Ravage onto two heroes. But I think it's gonna be just the defensive Ravage. At ito pa, Chaos Esports naghahabol dito. At si Mr. Fade magti-TP na rin dito. Pero si Mr. Paparazzi wala siyang TP dito. Cooldown yung kanyang TP. At Chaos Esports, I think Paparazzi will fall as well considering na wala na siyang Thunder dito. At it's gonna be a 2-4-1 trade for the side of Chaos Esports. Pero namatay dito yung Pilirax nila dito. Mag-YouTube ka na mo. But eto, para sa side ng Chaos Esports, so open na yung kanilang option dito to go for that high ground. Especially yung Ravage dito is down for the count. 100 seconds. Pero, tignan natin yung buybacks dito. So, up yung 5 buybacks dito for the side of BJ Gaming. So, I think they are good enough to defend this high ground nila dito. But I think eto, Chaos Esports. So, I think towards to that bottom lane. At ayun na nga, dali-dali sila mag-push dito sa bottom lane. At tignan natin kung paano de-depensa to ng BJ Gaming considering na wala silang Ravage dito. Pero eto, at Aegis and Cheese pa itong Medusa natin. Naku po! At eto si Mr. Yang trying to take
chip damage away from this Medusa. So binabawasan niya lang dito yung buhay ni Mr. I mean yung damage dito ni Mr. Medusa with the help of his Anchor Smash. But I think regardless, mamamatay pa rin yung kanilang rocks dito at potentially 2 rocks natin. Pero ito sa top lane natin, no? Si Mr. Ori trying to do what he can on this top lane to force this chaos rotation onto the top lane. Pero hindi, si Mr. King RD trying to man up against this SF, ha? So, pero eto, si Ori. So, I think si Ori, Mr. King RD dito, hindi niya bibitawan tong SF dito sa top lane natin. Pero eto, si SF natin dito, hiding on the tree lines. At ayun, he will manage to successfully TP out of there. At eto na si Mr. King RD will be joining his teammates maya-maya lang. Pero eto, sa ating middle lane, ay, naku, mawawala, maubusa ka kagad na mana dyan. Isang Mystic Snake lang gawa ng Mystic Snake talent ni Mr. HFN. Napaka-troublesome para kaya paparazzi. Especially without that Sander. At ito si Mr. Wiha natin, nasa harapan lang. At normal lang yung rocks dito. At ito si Mr. Young is out of mana na dito. Pero ito, kinumit na yung Static Storm dito at onto 3 heroes. Pero ito pa, yung Tombstone dito, kinumit na rin pati yung Requiem of Souls natin. Pero ito, si Mr. HFM using that cheese, trying to stay alive right here. At mamamatay dito yung dalawang heroes for the side of BG Gaming. At kinumit na dito immediately yung buybacks natin. Ravage onto 4 heroes. Pero ito pa, yung Stone Gaze natin dito at Paparazzi will be controlled. At mamamatay dito si Paparazzi. At ayun na nga, GG will be called out para sa side ng BG Gaming. So, pumipuyok-puyok tayo na konti doon. Hindi kasi ako sanay na magsalita na mabilis eh. Although may buyback doon si Paparazzi, I don't think his buyback would make a difference there kasi wala na siyang metamorphosis doon. So, ayun na nga. Game 2 will be